like pala. So, ayan, video. So, ipapakita ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo yung appointment na ginawa ko sa Manila Embassy. First, ang gagawin, pupunta ka sa website nila and then i-fill out mo yung mga field doon and then pipili ka ng dates kung kailan ang gusto mo. Pero, merong time na na hindi siya available. For example, yung March 18, yung ito, ayan, appointment namin. Printin ko siya, ayan. So, pagka-fill out mo, ipiprint mo. For example, ang namin is March 18, right? Nung unang punta namin doon, binalik-balikan namin, siguro 2 days namin inabang-abangan to, para makakuha kami ng mas maagang slot. And nakuha namin yung March 18 at 9:30 a.m. Pero meron doon March 18, 8:30, and then 8 a.m. meron doon. So, pipili ka lang. Pero parang tatlong option ng pipilian mo. Date of appointment, time and appointment, makikita mo din doon. So, ayun, isi-share ko sa inyo yung paano ko yung ginawa. Okay? Guys, so ito na guys. Welcome to ACS Appointment System. So, ayan. Kung makikita nyo, di ba? So, select a country. For example, Philippines. Ayan. Philippines. Philippines there, and then city nyo, UC, MN to UC appointment, or Manila ACS appointment. So, dahil ako sa embassy, Manila ACS appointment ako. ACS. I think same lang naman yan, pero ewan ko lang pinagkaiba nila. Here, American option, it says here, Manila, U.S. Embassy, American Citizen Services. So, U.S. Citizen Services Appointment System. To make an appointment, please click here. And to cancel an appointment, please click here. There. And then, to make an appointment, ayan lang. And then, ayan. It's meron siyang options, 3 options. Please choose only one service for your appointment. If you see all services, check only one box, blah, 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 blah. So, for example, ako kasi, ang request ko ito, request notarial in other services not listed above. Pwede ka naman magre-report ka, report the birth abroad of a child of a U.S. citizen or apply to child's first passport and passport service in other than, and there. And then, please click the blue box if you already have reviewed the passport services instructions and this stuff. Ta-da, da-da-da-da-da. And then, submit. And then, ayan na, pipili ka na ng appointment mo dyan. Ito, it says here na yung ganito, gray date already passed or not yet open, blue. So fully book ang light blue, ayan. So appointment date fully book, oh fully book na siya. Oh. Ako dito ko last time yan. And then appointment date available. Taga-wait nyo lang. Sunod na nito is April. So April, ayan na, nalabas na yan. Ayan, so fully book na rin pala. So ang next na nito, May na. May. Tingnan natin kung meron ng open sa May. Ah, wala pang open sa May. Ayan. So, meron ka pang pag-asa yan. So, basta pipili ka na lang dyan ng available appointment. And then, after that, i-fill out, mag-filled out mo na yung yung hinihingi na information after mong i-click. So, ayun lang. Ayan. Ayun lang guys. So ganun lang ang gagawin niyo. And nga pala pagdating sa embassy, ang gagawin niyo doon, pila lang kayo agad or punta kayo sa guard and then magtanong kayo para sabihin sa inyo kung anong gagawin. Ako pumasok ako sa door 2, tapos pagkapasok mo sa door 2, of course, i-check yung bag mo nung nasa guard doon, i-x-ray or scan, and then after that, nga pala, bawal ang pagkain and water. Okay, alam ko bawal ang water, pero sa pagkain yun, sky flakes, yung nandun, bawal yon. So, ayun, so di ko siya nadala, and then yung alcohol nyo, ipapacheck sa inyo kung, ewan ko, kung ano yun, basta papacheck sa hand nyo. And then, after nyo yung pumasok sa x-ray, diretso kayo, punta kayo dun sa waiting area sa loob, hindi sa pinaka-building, sa labas pa rin ng building, kaya lang sa loob na. And then, maghihintay kayo doon na tawagin ng mag-assist sa inyo doon or guard, for example, guardian. Hintayin kayo doon and then papasukin kayo sa floor. Nga pala sa receptionist, pagkapasok niyo sa door, tatanungin kayo kung anong purpose, kung para saan, and then sasabihin sa inyo kung anong window. Yung sa notarized, nasa window ako, nasa window 16 or 18, pero ang natumpok ako sa 18, and yung nag-ano sa akin is American, yung nag-assist ng notarial ko, or sa papers ko para ipanot. Hindi ko ma-share sa inyo yung papers, pero ang maganda yan, bago kayo pumunta doon, make sure na meron kayong ballpen, and make sure na
ano, naka-order na yung ano nyo, yung tawag nyo, yung papers na ipanotarize nyo, and then please make sure na meron kayong valid ID. Ayun. So, ayun lang naman, gusto ko lang i-share. Thank you for watching. Bye. Oh, don't forget to like and subscribe. Bye.